Siya si Katya, ang pinakamagandang babae sa lugar na ito. Palaging napapatitig sa kanya ang mga tao kahit saan man siya magpunta. Hindi niya alam ay ginawa na pala siyang target ng tatlong lalaki na nakakita sa kanya. Dali-daling bumaba ang dalawa sa kanila at agad siyang tinawag. Nagkunwari sila na birthday ng kanilang kaibigan kaya niyayayan nila si Katya na makiparty sa kanila. Pero dahil umayaw si Katya ay biglang lumuhod sa harap niya ang dalawang lalaki. Nagtiwala siya dahil kapitbahay niya lang naman ang mga ito. Pinilit nilang uminom si Katya. Pero hindi niya napansin na nilagyan pala ng droga ang kanyang inumin. Kaya inubos niya na lang ito. Paalis na sana siya nang bigla siyang mahilo. Pinilit niyang tumayo pero hinarang naman siya ng tatlong lalaki. Pinilit niyang lumaban sa kanila pero huli na ang lahat. Tinulak at tinakot siya ng mga hayop na lalaking ito. Pinagtulungan nilang gahasain si Katya. Nang matapos sila ay pinakawalan rin nila si Katya. Bago makalabas ay nilagyan pa nila ng pera ang bag ni Katya. Pagkalabas ni Katya ay agad din niyang itinapon ang pera na nasa loob ng kanyang bag. Pagka-uwi ay tuluyan na siyang naiyak. Nakita siya ng kanyang lolo. Agad naman itong nakita ang mga pasa at dugo sa may binti ni Katya. E nalalayan niya muna si Katya at agad na umalis dala ang isang martilyo. Kinausap niya ang kapitbahay nilang pulis. Galit niyang isinumbong ang masamang nangyari sa kanyang apo. Pero di na rin niya nakayanan at napaiyak na rin siya. Agad-agad namang sinugod ng mga pulis ang mga hayop na lalaki. At hinuli. Nagulat sila nang biglang dumating ang sheriff. Isa pala sa mga hayop ang kanyang anak. Sinampal niya ito ng malakas. At dahil sangkot ang kanyang anak, hindi na natuloy ang pag-aresto sa mga hayop na lalaki. Walang kaalam-alam ang maglolo na hindi pala sila naaresto. Kinabukasan ay pinatawag sila sa police station. Pinakwento ng pulis ang detalye ng pangyayari. Pinagtawanan lamang siya ng pulis. Inakusahan siya na may masama siyang intensyon sa sheriff kaya binente niya ang kanyang sarili sa anak nito. Hindi makapaniwala si Katya sa pambabaliktad sa kanya ng mga pulis. Kaya pinangako ng kanyang lolo na magbabayad ang mga hayop. Sa kanya lamang nalaman na malaya pa rin pala ang mga hayop na ito. Kaya ginamit ng lolo ang kanyang pagiging militar at diretsyong tumungo sa Attorney General upang dito humingi ng tulong. Ikwento niya kung paano pinilit si Katya ng mga hayop na lalaking yon at lumuhod pa para lamang mapapayag na sumama si Katya sa kanila. At kung paano siya sinaktan at pinagpasa-pasahan ng mga hayop na yon. Bukod pa doon ay anak mismo ng sheriff ang isa sa mga hayop. Dahil dito ay walang choice ang lolo kundi ilagay ang hustisya sa kanyang mga kamay. Binente niya ang kanyang bahay para bumili ng baril. Pag-uwi ng lolo ay sinabi ni Katya na pinapabantayan ng kanyang tita ang bahay nila sa kanya. Laking gulat ng lolo na katapat lamang pala nito ang apartment ng mga hayop na lalaki. Dahil isa siyang magaling na sniper, alam niyang sakto ang pwestong ito para sa binabalak niya. Kaya naghanap siya ng baril sa isang lugar. Natawa ang isang lalaki dahil di siya makapaniwala na ang isang matandang gaya niya ay maghahanap ng sniper. Ikwento ng matanda ang dahilan kung bakit niya kailangan ng sniper. At dahil dito ay napapayag sila na pagbilhan matanda. Pinili ng lolo ang sniper gun na pinakapamilyar siyang gamitin. Namangha ang mga lalaki sa galing niya. Kinagabihan, itinago ng lolo ang sniper gun sa bahay ng tita ni Katya. Binantayan niya ang mga hayop na lalaki kaya nalaman niya na tuwing Miyerkules ay nagkikita ang mga ito. Kinabukasan, nakinood siya sa mga naglalaro ng chess sa tapat ng apartment ng tatlong hayop na lalaki. Sakto naman ang pagdating ng mga ito. Dahan-dahan siyang umalis at tumakbo pabalik sa bahay ng tita ni Katya. Nilabas niya ang sniper gun. Gusto niyang patayin ang mga ito pero alam niyang mas dapat silang pahirapan. Tinutok niya ang baril sa isang wine na katapat lamang ng ari ng isa sa mga hayop na lalaki. Nagulat ang mga ito nang biglang sumigaw sa sakit ang lalaking tinamaan. Kalmado namang bumalik sa panonood ng chess ang matanda na parang walang nangyari. Maya-maya ay dumating ng isang ambulansya. Natawa ang mga kapitbahay nang malaman na isa ito sa mga hayop na lalaki. Nang sumunod na Miyerkules ay nagabang siya ulit sa pagdating ng mga hayop na lalaki. Sakto namang mag-isa sa sasakyan ang isa sa kanila kaya tinarget ng matanda ang gas tank ng sasakyan. Walang ano-ano ay biglang sumabog ang kotse. Dali-daling gumapang palabas ang lalaki habang nasusunog ang babang parte ng kanyang katawan. Nakiusyoso na naman ang mga kapitbahay at naisip nilang kinakarma na ang mga hayop na lalaki. Pero dahil sa pag-iimbestiga ng mga pulis na pagtanto nila na hindi ito basta karma lang. Kaya sinabihan niya ang kanyang anak na wag muna itong lalabas ng bahay. Alam niyang napuruhan na ang dalawa niyang kasamahan. Pumunta naman sa bahay nila Katya ang isang pulis upang mag-imbestiga kung may itinatago bang baril ang kanyang lolo pero wala siyang nahanap. Nabanggit ni Katya na wala ang kanyang tita at nasa lolo niya ang susi sa bahay ng tita niya. Pag-alis naman ng pulis ay kasunod na dumating ang mga tauhan ng sheriff upang maghalughog sa bahay nila Katya. Bigla naman dumating ang tita ni Katya para kunin na sana ang susi ng kanyang bahay. Nang malaman ito ng mga pulis ay dali-dali silang pumunta sa bahay ng tita ni Katya para doon maghanap ng ebidensya. Kinabahan ang matanda dahil dito niya itinago ang baril.
Pero nang buksan ng isang pulis ang kanyang pinagtaguan ay iba na ang nakalagay rito. Agad na umarte ang matanda pagkakita rito. Pero hindi pa rin naniniwala ang sheriff na wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Kaya binalaan niya ang matanda na huwag gagalawin ang kanyang anak. Pag uwi niya ay ayaw siyang pagbuksan ng pinto ng kanyang anak. Nang akma niya nang sisirain ang pinto ay bigla siyang binaril ng kanyang anak. Sobra na pala ang pagka-paranoid ng anak niya. Pinuntahan naman ng matanda ang kinausap niyang pulis. Yun pala ay siya ang nagtago ng baril ng matanda. At siniguro niya na walang makakakita nito. Tinanong niya ang matanda kung worth it ba na binente niya ang kanyang bahay para maghiganti. Sinagot siya ng matanda na walang pwedeng gumalaw sa kanyang pamilya. Pag-uwi niya ay narinig niya ulit na kumanta ang kanyang apo. Habang nakikinig ay napaluha ang matanda. Kapag may gumawa ng masama sa pamilya mo at hindi pabor sa iyo ang hustisya, wala ka ng ibang magagawa kundi ilagay ang hustisya sa sarili mong mga kamay.